Magandang araw sa inyo lahat. Kamusta kayo mga idol? Meron tayong gagawin ngayon na tungkol kay R6. Yes, kay R6. So, ito, tatanggalin natin yung tapaludo. Ito yung ilalagay natin na fender eliminator. So, yan. Ayan siya. New Rage Cycle fender eliminator. Ito, fit to sa 2017 up to 2020 model na Yamaha R6. So, yan. Kasi parang napag-isip-isip ko na parang medyo ano to eh. Medyo delikado kasi baka masagi pag may ano, ano. Ayun. Yun ang gagawin natin ngayon. Siyempre, dagdag forma na rin. So, thank you nga pala kay Sir Erwin Tan na binilihan ko nito. Ilagay ko yung description sa description box kung saan ko ito binili para kung gusto nyo. So, ayun. Samahan nyo ako guys, ha? So, ayun mga idol. Game na. Ayan, kasama natin si Kuya. Siyempre, bubuksan muna natin yun. Ayun. Para matanggal natin. Kaya ako kasi naisipan si New Rage Cycle kasi as per kay niya, Sir Erwin, ano yun eh? Plug and play lang. So, wala tayong puputuling wires. So, yun. Ganun lang. Para kung sakaling gustuhin yung ibalik uli ito, si stock, edi ano, ibabalik ko lang uli. Yun. Tanggal na. Ito. Oh. Yun. Tanggal na. Yan na sila. Yung mga tinanggal. Parang paludo sa sinu. Yun. Yun. Yung pala palulusutin pala yun. Parang pinipindot. Pipindutin lang pala guys yun. Para umangat. Yun oh. Kaya kagaya nga na sinabi ko kanina. Plug and play lang siya. Yun oh. Ganun lang ka simple. Syempre ayaw kong putulin yung mga wirings nito. So yun. Magkahiwalay na. So, yeah, kailangan ganyan-ganyan yung tapos. Lalaro-laruin pala siya. Tapos, yan daw yung ano eh. Yun o. Medyo mahigpit daw kasi yan guys. Kasi merong Loctite yan eh. Ayun, tanggal na yung tatlong tunnel yun. One more to go. A few moments later. Yun, gumagalaw na ako guys. Oh. Ayun, tanggal na guys yung apat na tondolyo. So, yung mga tinanggal natin kanina, nasa ilaw, sa signal light, sa... Yun, oh. Yan. Ito yung magiging signal light. Ito yung plate holder niya. Imagine yun yung tinanggal natin, oh. Ayun, sinusuot na yung... Ito yung para sa ilaw ng plate. So, yun guys. Ito palang uunahin muna. Itong part, lagayan ng plate number. Kailangan palang i-fix muna yun. Ayun, yung dalawang yun. Huwag nyong kakalimutan ilagay itong nut. Kasi yun yung hahapit. Tutulong sa nut. Dito sa nilalagay kong to. E kung ano man tawag dito, bahala na kayo. Kita nyo naman, no? Natakpan yung butas. Oh. So in short, walang papasok dyan na dumi. Diba? Yun. Ah, nakasuksok pala siya doon. Ang galing oh, may kasamang tie wrap. Yun. Ayun. Nalinis na. Salamat nyo sa tie wrap na kasama. Oh, meron pang dalawang extra oh. Malinis na yung wirings.
Ayan, binabalik na naman yung upuan. Right, ayun, ilalagay na natin yung ano. You know. Finish. Wow. Labas na yung gulong niya. Ayan siya. Alright. So ayan guys. Nagbabalik ako. Si Tony. Ayan si R6. Wala na yung ano niya sa likod oh. Yung tapaludo or fender. So yun, pakikita ko ngayon sa inyo kung paano bang itsura ng ilaw niya. Alright, let's go. Ito yung left. Alright, ayan siya. Ito naman yung right. Alright, ang ganda, di ba, mga idol? Mapapansin niyo, medyo pahaba siya eh, oh. Medyo malapad, medyo pa ganun. Kaya medyo bo. And then ito naman yung hazard. All right. Di ba? All right. Shoutout nga pala kay Kuya Janjan. Siya yung nagkabit kanina. And many thanks po. Shoutout kay SEI Michael Moto Car Tips. Shoutout kay Mike Lapis. Shoutout kay Reaper Moto Venture. Shoutout kay Daris Gonzalez. Shoutout kay Jack Chavez Soriano. Shoutout kay Freestyle Moto Ventures. Shoutout kay Japs JP Cruz. Shoutout kay Nel Namuko. Shoutout kay Dominic Luis Magbuhos Evangelista. Shoutout kay Van Aiken Tumakol. Shoutout kay Vince Ahelion. Alright, so paano guys? Siguro hanggang dito na lang yung vlog. Salamat sa inyong panonood.